Hello, welcome to my channel. This is Pinky and today gusto ko magkwento about my experience in the hospital. Kasi alam nyo, hindi talaga ako yung taong na-hospital. Usually pumunta ako sa hospital dati para samahan yung sister ko kasi siya yung talagang laging nako-confine. Tapos ako, pumupunta lang ako for myself for yung mga lab tests, mga regular check-up lang. Pero this year is the year na talagang kailangan ma-hospitalize. And yung first time ko pa to be hospitalized is because of a surgery. So grabe, nakakakabang experience para sa akin. So yun, ikukwento ko yung dalawa. So my first time to be hospitalized is yung first surgery ko, which is minor surgery lang naman. Ang tawag DNC. And outpatient lang ako noon. So half day lang. I went to the hospital ng mga around 6 a.m. Before 6 pa nga nandun ako. And then yung surgery ko is scheduled at 8 a.m. Around 1 p.m. nakalabas din ako ng hospital. Wala naman akong naramdaman na pain pagising ko. But I was under anesthesia during the surgery kasi sabi ni Doc, may pain talaga. Tapos yun, pag uwi ko, nagpahinga din kasi that was advised by the doctor na mag-rest and no strenuous activities, bawal magbuhat na mabigat. I took a leave from work, 1 week leave, para makapag-rest yung body ko kasi the next visit naman to the hospital is I have to undergo a major surgery. So, ang background why I'm having these two surgeries is I have a big myoma in my uterus. So, nag-grow na siya doon sa labas lang naman ng uterus. And it's been there for, I think, mga 4 years na. When it was first discovered, medyo malaki na siya. Parang, kung tama yung pagkaalala ko, mga 7x7 cm na siya. I was already advised to have it removed together with the uterus. Pero during that time, I decided na hindi na lang muna and medications muna. Baka sakaling mawala through medications. But yun, after ilang years, it's still there. And one more thing pa is, aside from the myoma, yung lining ng uterus is not the normal thickness. Yung sa akin is makapal siya. And the doctors have been asking me na to go through DNC and iba biopsy to test it just to rule out na it's cancer. Pero during that time, natatakot ako magpa-biopsy. So, hindi ko muna ginawa. And then when the pandemic started, I stopped going to the doctor. I stopped going to hospitals kasi natatakot kami dahil sa COVID. Ang dami-daming cases of COVID. So ayoko din talagang pumunta ng hospital as much as possible nga. Talagang nasa loob lang kami ng bahay. From middle of last year until the end of the year, napansin ko talagang lumalaki yung chan ko and I feel bloated. So, sabi ko, I have to do something about it. And by the start of 2021, I have to go back to see the doctor. So, ayun, bumalik ako. Nagpatingin ulit ako sa OB and they asked me to get an ultrasound. And in the ultrasound, it shows na mas malaki na talaga yung myoma ko. Ang pagka-describe nga ni Doc, oh, may baby ka na sa loob kasing laki na ng baby yung myoma mo. So medyo na-alarm ako because of that kasi wow, ang laki na pala talaga. So I said, siguro I have to have it removed na talaga. But the doctor said, you have to go first through a DNC. You have to check first to make sure that it's not cancer. And if it is, you have to make sure na hindi siya kumalat sa other organs like the ovary. So, medyo kinakabahan ako dun sa mga explanation na ganon. But, again, because by March, diba,
nag-rise na naman yung cases ng COVID. So, I told my doctor na, "Doc, can we delay it? Pwede bang May or July na lang natin gawin?" So, si Doc parang hesitant siya, but she said, "Sige, it's up to you." Sabi ko, "Doc, talagang natatakot akong bumalik na sa hospital." So, yung mga follow-up checkup ko is all online. But nung May, I started experiencing constipation. So, hindi ko naman yung na-experience before. Maayos yung aking bowel movement. So, because of that, medyo napraning ako and nag-worry ako na sabi ko baka naiipit na yung intestines ko ng myoma because nga lumalaki siya. So, I have to decide na natotoo na talaga na ipa-remove ko na. I had an online consultation and then I told my doctor na, "Sige, Doc, I will have it removed already." And so yon, we scheduled nga yung first kong surgery, which is DNC. And then, right after that, 3 to 5 days yung result ng biopsy. And the good news is, wala namang anything cancerous found in my uterus. We need to proceed to the next surgery. So, kinedule agad ni Doc yun. So, June 24, yung first surgery ko, and then July 5, yung schedule ng aking major surgery, which is called hysterectomy, or removal of the uterus and the myoma. And sabi ni Doc, "Sige, our goal is to save your ovaries." And yun, talaga nag-ask ako ng prayers na walang anything abnormal cells na makita dun sa mga organs ko, and na ang kailangan lang talaga i-remove is the myoma and the uterus. So, yung pagpunta ko ng hospital, pagka-confine ko, is may halong kaba and at the same time, excitement. Hindi ko alam. So, ano ba mga preparations ang ginawa ko? Kasi first time ko mako-confine. Grabe. Unang-una is ask for prayers from my friends, from my brothers and sisters in community. Siyempre, yung family ko, nagdadasal talaga yan for me. So, we decided na yung brother ko, yung magiging companion ko sa hospital. Yun, so a lot of prayers from my community talaga helped me. And I felt na talagang yun yung nagbigay sa akin ng courage. And then, nakakatuwa kasi mga brothers and sisters, mga kaibigan ko in community, helped me prepare. Nung one time, may kausap ako na friend ko na priest from the US. Sabi niya sa akin, "Pinky, kung meron kang friend dyan na priest or open yung parish nyo, magpa-anointing of the sick ka." So, ang ginawa ko, tinext ko yung isa kong kaibigan na priest, si Father Alex. And yun, nag-ask ako sa kanya kung pwede niya akong bigyan ng anointing of the sick. And I was expecting na online lang. Pero si Father, nung nabasa niya yung message ko, tinawagan niya agad ako. And then sabi niya sa akin, "Pinky, pupuntahan kita dyan." Sabi ko, "Oh Father, bakit hindi ba pwedeng online?" Sabi niya, "Pwede, pero pupuntahan na lang kita." So yun, pumunta talaga si Father sa bahay. Binigyan niya ako na anointing of the sick, absolution, communion, lahat na, pray over pa niya ako. Hindi lang ako, pati yung sister ko tsaka mama ko, in-anoint din niya. And for the first time after more than 1 year, naka-receive kami ng communion. So, sobra akong blessed. Sobra kaming blessed sa bahay. Tapos, si Father, bago pa siya umalis, sabi niya sa akin, after my operation, babalik siya, i-anoint niya ulit ako. So, sobrang bait. Bait ni Father kasi hanggang sa labas lang siya ng bahay, hindi talaga namin siya pinapasok kasi talagang bawal pumasok ang ibang tao sa loob ng bahay habang pandemic pa. So, yun, sobrang blessing. A couple na kapitbahay ko lang dito sa BGC, hindi naman to yung bahay ko, no? Bahay to ng friend ko talaga, nakikistay lang ako. So, a couple lives near. Sila na yung bumili ng mga kailangan ko sa hospital. Kailangan namin ng brother ko, bumili sila ng mga snacks, drinks, water, disposable utensils, ganyan. And then, meron din nag-send ng fruits. Parang prepared na prepared lahat. Tapos, yung isa ko pang ginawang
preparation, nakakikayan lang naman. Alam niyo ba, naglagay ako ng temporary tattoo eyebrows. Kasi wala naman akong time mag-ayos pag nandun na ako sa hospital kasi nakaswero na ako by that time. Siguro nakahiga, ganon. So, naisip ko, para naman maganda ako, may kilay ako. Kahit nandun ako, nakahilata ako dun sa hospital bed. So, naglagay ako ng temporary eyebrow tattoo. And so, 3 days may kilay ako. So, effective yun. Okay yun gawin sa mga girls dyan. So, on the day na I will be admitted, syempre, we went to the hospital. Siguro mga 4:15, ganyan, nandun kami. And then, we waited lang siguro mga 15 minutes. And then, we were sent to our room. Tapos, pagdating ko doon, akala ko relax, relax lang. Kasi the following day pa naman yung surgery ko. Gagawin na pala yung prep for that day. So inorient ako ng nurse. Nakakatuwa kasi pinapalakas talaga ni Lord yung loob ko. Yung aking first na nurse, ang name niya Angel. So feeling ko sinasabi ni Lord sa akin na my angels are with you. So yun, nakakatuwa. And then, ang bait-bait ni Angel, para talaga siyang anghel. Yung una niya sinabi na IV na nila ako, isuswero na nila ako. Biko, ha, ngayong gabi na ba? Yes, ma'am, kailangan. I-dextrose ka na. Sabi niya, mga around 10 PM daw yon. Binigyan niya ako ng merong kit. It's a pre-operation na shower kit. So, it contains my shower gel, may sponge, tapos may guide, may instruction. So, ganun pala, if you will be operated, meron kang special na pang shower and you need to take a shower actually the night before and yung morning of your operation, you need to take a shower. Para talagang kailangan clean na clean talaga. I think siguro to avoid infection. Kasi bubutasan yung chan ko eh, ganun. So sabi niya, kailangan before 10, nakaligo na ako. Kasi isaswero na niya ako. And then dinner, dumating yung aking first meal. Very excited ako. Kasi alam ko masarap yung food doon ni sa St. Luke's. So excited ako doon. So, totoo naman, ang sarap beef steak, yung una kong meal. Ang sarap-sarap talaga ng kain ko. Tapos, yung juice na sinerve, yung pure nectar, ang sarap din. So, dalawa every night yung sineserve na ganun. Sa tag-isa kami ng brother ko. And then, bago ako matulog na naman, I was advised na between 5 to 6 a.m. ako susunduin. Pero, siguro mga 4 or before 4 pa nga, hindi ko na matandaan. May pumasok na naman na nurse, in-advise ako na I have to wear the embolism stockings to prevent blood clot ata. After kong isuot yun, meron pang sleeves na sinuot on top of the stockings. And then yung sleeves na yun, they connect it to a machine, tapos nagko-compress siya, kinocompress niya yung legs ko. So, para mag, for blood circulation. So, nung nakakabit na yon, wala na, hindi na ako pwedeng tumakas ng hospital kasi hindi ka na makatayo. Nakahiga ka lang. Tapos may swero. And then, sabi, yun nga, susunduin ako. Pero, nakatulog pa ako eh. And nung nagising ako, mga 6 a.m. na yon, nung sinundo ako, and then, dinala ako sa operating room. Pagdating naman doon, so, hindi pa sa mismong operating room talaga ako pinasok. Yung, alam ko yun, yung recovery area. Eh. May mga nag-orient din sa akin doon na nurse and doctors. Tapos, syempre may konting interview, ganyan. Nag-skin test pala muna. So, tinest muna sa akin yung, I think, antibiotic yun na gagamitin during my surgery. Sa first test noon, allergic ako. So, may allergic reaction na mula yung dito, yung skin kung saan tinusok yung gamot. So, they changed the medicine. Tapos, nung ipapasok na ako sa operating room, nakakaaliw, yung nurse na nagpasok sa akin, kamukha siya ng isa kong friend, si Joel Paman. Pero, syempre, hindi ko sure kung kamukha talaga. Kahawig
Nakamask kasi siya eh, pero yung hair, yung build, tapos the way he speaks, parang si Joel, nakakaaliw. Siguro dinidistract ako ni Lord para hindi ako masyadong kabahan. Tapos pagpasok ko naman sa operating room, yun, yung anesthesiologist naman, parang may kahawig siya na Korean actor, na old na, pero napapanood ko siya na Korean actor. Tapos the way he also speaks, napakabait ni Doc, yung ganyan. Sabi niya, mag-relax ako, ganun. So yun, mga little ways that the Lord has been distracting me, siguro to help me, ano, relax, nakakatuwa. And then yun, maya-maya pumasok na yung aking OB, tapos pagpasok ng OB, nag-hello-hello siya sa akin. And then, ayun, kasi in-explain sa akin ni Doc, nung anesthesiologist nga na IV ako for my anesthesia, general anesthesia yung gagawin sa akin, and then i-intubate ako, and then maya-maya feel ko na inaantok na ako, yung pumipikit-pikit na yung mata ko. Tinatry ko pang dumilat, pero pumipikit talaga. Parang on the third time na trinay ko dumilat, pagpikit ko, wala na. The next thing na alam ko, nagising ako na sa recovery area na ako. So, nung nagising ako sa recovery area, namamalat ako. Sabi ko, labat ako namamalat. Inisip ko, naku, baka may sinigawan ako sa operating room, baka ang sama-sama ako doon. Tinanong ko yung nurse nung lumapit siya sa akin. Sabi nung nurse, effect po yan ng pagka-intubate sa inyo. Sabi ko, okay. So, yun pala. So, kaya talaga parang barado. Actually, parang may phlegm yung feeling. Hindi lang yung feeling, may phlegm talaga. So, doon ako nahirapan kasi sometimes nauubo ako. So, pag naubo ka, syempre masakit. Mas mafe-feel mo masakit yung sugat. Tinanong ko yung nurse kung gaano katagal akong inoperate. Ganon. Sabi niya, mga 4 hours po. Tapos, yun, mga 3 p.m., dinala na ako, binalik na ako dun sa room ko. So, yung surgery ko was from 8 a.m. to 12 noon. So, not including all the preparations na kinento kanina. Yun. And then, sa recovery room, yun nga, mga 2 to 3 hours ako doon. Yung procedure na ginawa sa akin is called laparoscopy. So, kasi ang options ko is tatlo. So, yung isa, open surgery, which is yun yung parang cesarean ata sa mga buntis. Tapos, laparoscopy. And then, the third option is robotic laparoscopy. So, noong una, iniisip ko, open na lang kasi ang mahal ng laparoscopy, sobrang mahal. Pero si Doc talaga, she recommended na mag-laparoscopy ako para less pain, less blood loss, and faster recovery. Gusto ko yung faster recovery, syempre, and less pain. So, sabi ko, sige, bubutasin na lang yung bulsa para to undergo laparoscopy, and I was planning on withdrawing nga yung investments ko sa investments, parang ang dami. Investment ko sa insurance, tapos yung savings para makabayad ako sa laparoscopy. Pero yun nga, yung mga friends ko, ang babait, nag-silent fundraising sila for me. Sobrang laking tulong na nakabayad ako dun sa expenses ko sa hospital. Tapos yung laparoscopy, ang gagawin sa'yo is, instead na hihiwain, bubutasan yung chan. So, meron akong 4 na butas sa chan. Yung isa sa pusod, so doon, sabi ni Doc, doon niya inilabas yung myoma ko. And then, may isang butas ako dito sa kanan, may 2 butas sa kaliwa. So, I think yung isang butas is for the camera, para may mata si Doc sa loob ng katawan ko habang sinesurgery ako. And then, yung uterus ko, nakuha siya ng buo. Hindi ko nga ma-imagine paano ni Doc na ilabas ng buo. Pero sabi niya, ano pala, pinadaan niya sa vagina. Excuse me po. Galing talaga ng technology. So, ako, after experiencing this procedure, highly recommended ko talaga yung laparoscopy. Kasi talagang less pain. Hindi ko alam kung ano ba yung, gaano ba ka painful yung open, pero
Kasi yun ang recovery noon, sabi ni Doc, mga up to 6 months. Pero yung laparoscopy, mga up to 2 months, mas okay na rin, di ba? Kasi at least after 2 months, medyo back to normal na yung ano, yung activities ko. Highly recommended laparoscopy. So yun, so pagbalik ko sa room, sabi ng nurse, yung aking diet is clear liquid lang. So imagine, excited ako sa food, tapos yun lang pala yung kakainin ko sa mga susunod na araw. Clear na soup. Parang ano siya talaga eh, parang water na nilagyan ng asin, ganun. Tapos gelatin, tapos juice, Gatorade, ganun, water. Yun yung meal ko. Kailangan makautot ako para maging soft diet. Kaso ang tagal-tagal. So parang nakatatlong meals ako na clear liquid yung aking meal. Tapos parang may iyak na ako ng pangatlo na kasi ayoko na kumain ng gelatin. Nung nakautot na ako, di ang saya-saya ko. Nireport ko agad sa nurse. Nag-advise na siya sa kitchen na soft diet na ako. Pero nung dumating yung meal ko, clear pa rin. Mabuti na lang nandun yung nurse. So sabi ko, ay, gelatin na naman. So pinapalitan ng nurse and then naging soft diet. So nakain na ako ng soup, may lugaw, tapos chicken. So saya na ako noon, nakakain ako. Pero yung sumunod na meal, chicken ulit tsaka lugaw. So paulit-ulit. After nung third, nag-request talaga ako sa nurse. Sabi ko, miss, baka pwedeng fish naman kasi ayoko nang kumain ng chicken. So, ang bait-bait naman ng nurse, tinawag niya agad. And then, fish na yung sinerve sa akin. Hindi ko nga lang naubos. Masarap, pero hindi ko naubos kasi hindi pa kainan siya ko kumain ng madami. So, kailangan ko mag-stop pag feel ko na puno na kasi parang magvavomit ako kung pipilitin ko. Actually, nung after ng operation, yung kumain ako ng dinner, nasusuka talaga ako. Lahat nung kinain ko, sinusuka ko. Kahit uminom lang ako ng Gatorade or ng water, pagkainom ko, after a few minutes, sinusuka ko. So, sabi nila, it's the effect of the anesthesia. Side kwento lang ulit. Feeling ko, pinagbigyan na ni Lord yung mga kabaliwan ko. Kasi, nung na-admit ako, so hindi pa ako nasaswero, so tinawagan ako ng mga sisters ko in community. Tapos, yun, pinatawa nila ako, nakipag-chikahan sila sa akin, and then, prenay over din nila ako. Dalawa silang tumawag sa akin na, tumawag to pray over me. So, sobra ko na-appreciate yun kasi talagang it gave me strength and confidence dun sa surgery because of the prayers. Pero yun nga, yung side kwento ko is, habang nagchichikahan kami, tinatanong nila, ano bang view mo dyan? Sabi ko, paglingon ko sa window, nakita ko yung apat na billboards ni Yun Bin sa EDSA, grabe. Sobrang crush na crush ko si Yun Bin. Sabi ko, grabe naman si Lord. Pati sa view. Pinili niya na yun yung view ko para maaaliw naman ako kahit papano sa stay ko. Kasi talagang after the surgery, wala na akong gagawin. Nakahiga, natutulog, ganyan. So, yun lang, nakakaaliw yun yung kwento na yun. So, Monday yung surgery ko. Tuesday, nung dumalaw ulit si Doc, kinumusta niya ako, tinanong niya ako, nakakalakad na ako. Sabi ko, yes, Doc, kasi that day, tinanggal na nila yung catheter. So, pwede na akong mag-CR. Tapos, kasi sinabihan din ako ng isang doctor. Sabi niya, oh, when the catheter is removed, you have to pee on your own. Sabi ko, oh, okay, Doc, sige, kaya ko yon. Kaya naman talaga. Kailangan lang i-assist going to the, to the bathroom kasi yun nga, medyo nahihilo pa ako effect ng mga medicines. Inask ko rin si Doc kung pwede na ba akong ma-discharge. Sabi niya, oh, I think pwede ka na. So, I was hoping talaga Wednesday morning ma-discharge. Siyempre, tinatarget ko sana ma-discharge ng 11 a.m. para hindi na ako ma-charge ng another day dun sa room. Pero nung Wednesday, pagising ko, ang sakit ng ulo ko.
Sabi ko, baka gutom lang. So, tinatry ko kumain. Pero hindi rin ako makakain. Hindi ko masubo. Hindi ko matake yung kinakain ko. Tapos parang isusuka ko siya. So, hindi ko maituloy kainin. Sabi ko sa brother ko, parang nanlalamig ako. Sabi ko, tawagin mo yung nurse. And then, dumating naman agad yung nurse. And then, inask ako ng nurse na matulog muna. So, sinara niya lahat ng, ano, ng windows. Pinatay niya yung ilaw para makatulog ako. Good thing, nakatulog naman ako. Kasi ang aga nun eh, parang 6 a.m. nagising na ako. Tapos dumating na yung food. Kaya sabi ko, kakain na sana ako. Pero yun nga, pinatulog ako. Natulog ako until 8 a.m. Pagising ko, hindi na masakit yung ulo ko. And sabi ko, kakain na ako. So I was able to eat. Praise the Lord, nakakain na ako. Yun naman mga kaligayahan ko, kumain. Pero nag-worry ako kasi sabi ko, ha, baka hindi ako pa uwi ni Doc kasi sumakit pa yung ulo ko. By the time na dumaan si Doc, it was around 10 a.m. na. Pero good news, sabi niya, pwede ka nang umuwi. Happy na rin ako. So sabi ko, mukhang hindi tayo abot sa 11 a.m. Hapon na tayo. Pero sige, okay lang. Basta makauwi today. Huwag na lang tayong magpadali para relax din. So, kasi the night before nga, dahil excited ako umuwi, nag-ayos na yung brother ko, nag-pack na siya. Yung isa ko palang kwento is, after ng surgery ko, yung brother ko yung nakakita nung tinanggal sa katawan ko. So, nung uterus and myoma, hindi siya prepared na makita yon. So, nung tinawag siya ni Doc, hindi niya alam na ipapakita yun sa kanya. So, parang siguro nanlambot siya or nanghina pagkatapos niya makita. Medyo nervyoso yun eh, ng konti. Kinuna niya ng picture, and then inask ko siya na ipakita sa akin, ganyan. Tapos si Doc din, nung dumalaw siya sa akin, pinakita rin niya sa akin yung pictures, in-explain niya yung, yun nga na, ito yung uterus mo, ito yung myoma mo. Pinakita rin niya yung pictures nung nasa loob pa, before tanggalin from my body. Nakakatuwa kasi, aside from prayers, and yun nga, pagbili ng mga kailangan ko, some of my brothers and sisters in community, nagkaroon sila ng silent, discreet fundraising for me to help me dun sa expenses. And I'm so thankful kasi sa totoo lang, nahihiya ako na nagawin yon na mag-fundraise for me. Pero I also felt the Lord telling me na to accept the help that they are offering. So, nag-yes na ako nung inask ako. Nagpaalam pa sa akin eh, na okay lang ba, Pinks? Mag-silent fundraising tayo. Nag-yes na ako. Grabe, sobrang laking tulong ng pinambayad ko sa hospital. And I'm so thankful kasi itong mga taong to, aside from the money that they sent me, alam ko nagpe-pray din sila for me. Sobra kong na-appreciate yon, yung help and yung prayers for me kasi talagang napaka-helpful. Even after the operation, ang dami kong blessing, sobrang daming blessing. After the operation, I decided to stay dito muna sa house ng friend ko. Nagpaalam ako if I can stay here for mga 1 week. Yun nga, magpahinga until my next visit sa doctor. And they said, oh, of course, sure. So, sobrang blessing na even ito pinahiram sa akin. Malapit lang kasi ito dun sa hospital. Tapos, every day may nagpapadala sa akin ng food, ng lunch, ng dinner. Every day yan since lumabas ako ng hospital until now. Grabe. I feel so blessed, I feel so loved because of my family serving me, yung sister ko, every day, pumunta siya dito to be my yaya and caregiver. So, siya yung naglilinis dito, nagpe-prepare ng mga kailangan ko. Of course, yung mga brothers and sisters, mga friends ko from community, maraming salamat for all of the help and support and prayers that you've given me. Talagang ramdam na ramdam ko
kitang-kita ko yung pagmamahal na binibigay niya sa akin. And gusto ko rin magpasalamat dun sa lahat ng doctors and nurses na nag-serve sa akin sa hospital, pati yung mga nag-serve ng food. Hindi ko naman alam kung mapapanood nila to, pero I'm really thankful dun sa service na na-receive ko while I'm in the hospital. So ngayon, it's Sunday. This is the sixth day after my surgery. And on Wednesday, babalik ako sa doctor for a follow-up check-up. Hopefully, everything's okay. Walang infection. Continuous yung healing ng wounds dito sa aking chan. Kasi meron akong apat na butas sa chan. Binaril ako ni Doc. Joke lang. Hindi ko alam paano ako magpapasalamat sa Panginoon for all of the love that I experienced. Alam nyo, nung bago dumating yung operation, talaga nagpe-pray pa rin ako, Lord, sana may miracle naman. Na, alam mo yun, na hindi na sana kailangan tanggalin yung any organ from my body. Pagalingin mo na lang, di ba, Lord, sa scriptures, ang dami mong pinagaling, nagsalita ka lang, hindi mo nga hinawakan. Meron nga, hindi mo nga nakita yung pasyente or yung dead person, pero nabuhay pa, di ba? May miracle ko naman sana sa akin. So, yun yung pinagpe-pray ko. Pero, as yun nga, dumadating yung day na malapit na yung surgery, hindi eh, walang nangyaring ganun. But, I felt that the miracle that the Lord has given me is ito, the miracle of love from my brothers and sisters. And the miracle for me to accept all of this love that I am receiving. Kasi, nahihiya ko sa mga ganyan eh. Pero, yun yung miracle ni Lord sa akin. Bakit ko ba kinukwento to lahat? Yun, kinukwento ko lang because I want to praise and thank the Lord for all of the blessings that He has given me. Talagang mahal ako ng Panginoon. At hindi lang ako yung mahal niya. Mahal ka rin niya. Mahal niya kayo. Kung sino man kayo na nakikinig or nanonood sa akin. Mahal kayo ng Panginoon. And, yun nga, diba sabi sa scriptures, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Just keep on asking, just keep on praying, and trust in the Lord. Kasi, mahal niya tayong lahat. I hope that you are blessed as you watch and listen to me, and may the Lord bless you. Bye.